Hi guys! For today's video, samahan nyo kami, panoorin nyo itong Christmas opening nila dito sa Rochu, Lisboa, Portugal. And for the first night nga, susubukan muna namin itong free ride na Trin Trin Pot Pot. At ewan ko ba kung bakit tinatawag ko itong Trin Trin Pot Pot. Nakasanayan ko lang talaga sa mga laro-laro dati. So, mag-iikot lang naman to dito sa market-market nila kasi wala pa masyadong mapag-ikutan kasi hindi pa bukas yung mga Christmas light ng street nila dito sa Lisboa. Ewan ko ba? At pagkatapos nga kaming ipag-ikot-ikot nitong Trin-Trin Pot-Pot, pumunta naman kami dito sa bungad ng mga market-market nila. As you can see, hindi pa masyado bukas talaga lahat kasi nagsisimula pa lang sila. First night pa lang ito ng opening nila. So, makikita nyo dito yung Christmas tree. Wala pa masyadong design pero may design na yan sa ngayon. Ipapakita ko later. And then, eto naman yung kanilang mga display dito. Kung naaalala nyo ito, kung napanood nyo ito, ito yung favorite movie ko dati na robot na naglilinis siya ng basura. Parang ganun. At bakit naman nasama yan? Kasi nandyan, John. At nandito na nga, kung nakikita nyo, merong mga nagbubuhat dito kasi nagbukas na sila. Ito pa lang yung nakabukas na ano. At sobrang mahal ng paninda nila, Bi. Ang mahal talaga ang bigat sa bulsa. Kapag nagkikrib lang ako, kapag may gustong gusto lang ako isang pagkain, doon lang ako bumibili pero hindi talaga kaya ng bulsa. Kumbaga, iniisip ko na lang sa supermarket ko na lang kaya bilhin, tas gawin ko na lang. And then, meron din sila dito ang iba pang naka-display, pero never mind. At yung ibang shop naman dito, nag-open sila ng napakagandang Christmas light, napakagandang design, display. At yan nga, tinuro sa akin ni Daddy, hindi ko napansin kaagad. At tingnan nyo naman yan, napakaganda ng design nila, para sa akin ang ganda na. At dito nga sa kabilang market-market nila, fully open na talaga at meron sila dito mga binibintang pagkain. Merong lechon kawali, tapos ito yung Portuguese food nila, mukha lang yung ganyan, pero masarap yan. Hindi ko sure kasi hindi ko pa natikman, char. At ito naman yung bacon burger nila, 9.50 euro, 12.50 euro. Compare sa supermarket, medyo pricey talaga dito, kaya mapapaisip ka talaga kung craving satisfied or what. At ito naman yung ulo lechon kawali nila, may kagat pang orange. Orange pa yun? And then, ito naman yung sangria fruit cocktail. Kaya, hindi ko alam kung bakit tinatawag na sangria. Kasi yata, wine na nilagyan ng mga prutas. Pero mukha siyang masarap. Oo, masarap siya, matamis. Hindi mo malalasahang alak, ganon. And napakarami ng tao dito. Punong-puno yung kainan. Punong-puno yung table. Kasi affordable nila, char. So, masarap talaga siya. Masarap, pero para sa akin, tinapay lang naman. Tapos nilagyan lang naman ng bacon, ganon. Parang wise lang ba? Maging wise ka na lang. Wise, kanon. At napakarami pa nilang binibenta rito. Tingnan nyo naman, nakasabit pa yung puso ng baboy. Tapos, may mga cheese. Yun nga lang, sensitive ako sa mga malalangsang pagkain kaya hindi ko talaga siya masikmura masyado. Pero masasarap to kasi Portuguese, ito yung tradition food nila dito sa Portugal. Ito yung Portuguese food, tapos ayan mga pineapple. And then yun nga, pagkatapos nga namin makapag-ikot-ikot dito sa Rochu opening Christmas nila, umuwi na rin kami kasi medyo late na talaga to. 10 p.m. na ng gabi, tapos sobrang lamig na sa labas, lalo't daladala pa namin si Celine. At yun nga, magme-metro na lang kami pa uwi kasi hindi na talaga kayang maglakad papunta sa bahay, may kalayuan din at sobrang lamig na talaga. Tinatawag pala ito nila ditong metro at dito kami nagtatap up ng pamasahe sa machine na to. Actually, may card kami kasi nga transformation card, ganun. And then, meron pala akong papakita sa inyo dito na kasi sa bansang to, open country and open sila sa mga ganitong bagay at hindi sila nahihiya sa mga pinagagawa nila. As you can see, palapit na si Daddy. Hindi pa rin sila tumitiga sa paglalaplapan nila, Chan. See? And ikaw na lang talaga yung mahihiya sa mga nakikita mo sa kanila. Pero never mind kasi hindi ka pwede maging chismosa. Sorry, char. At kinabukasan nga, pumunta na naman kami ni Celine dito sa Rochu kasi dito kami magkikita ni Daddy kasi si Daddy from work, dadiretso kami sa mall. Mamimili kami ng konti para sa gagamitin namin kay Celine. As you can see, yung Christmas tree, meron silang decoration, kunti lang, and fully open na talaga yung mga shop dito at parami ng parami yung mga tao. And after how many minutes nakarating na nga rin kami sa mall, as you can see, napakaraming tao kasi Black Friday ngayon. And they have 50% discount, 50% sales. Kaya naman, napakarami talagang tao. And then, meron din kami nakita napakagandang Christmas tree dito sa mall na to. Kaya naman, tuwang-tuwa si Celine. As you can see, sobrang saya niya talaga.
At pumasok na nga rin ako sa loob ng Christmas tree na to. Tingnan nyo naman yan. Meron pala silang pagganap dito. Wow! And yun lamang for today's video. Salamat sa panonood. Bye-bye! God bless! Ang hirap pang voice over. Sana pala, linag ko na lang.